Hindi nga maganda ang point production ni Kai Soto sa laban nila kontra Osaka kung saan nagtala lamang siya ng 5 puntos. Ngunit kahit ganun pa man ay todo papuri pa rin sa kanya ang mga hapon, kabaliktaran yan sa iba nating mga kababayan at mga ilang-ilang hapon kung saan binabash siya ng mga ito. Ano-ano nga ba ang mga magagandang nakikita at pinupuna ng mga hapon sa performances ni Kai at maganda nga ba talaga ang pinapakita ng ating pambato sa Japan? Yan ang mga pag-uusapan natin sa ating featured video for today. So yun na nga guys at balik sa winning column ang Hiroshima pagkatapos maputol ang kanilang 6-game winning streak sa pagkatalo nila noong Linggo. Tinambakan nila ang Osaka kung saan nakagawa lamang ng 5 puntos ang ating kababayang si Kai Soto. Kahit paman 5 puntos lamang ang kanyang naiambag ay nagtala naman siya ng 9 rebounds, 2 blocks at tigisang assist at steal bilang starting center ng kanyang koponan. Malaki nga guys ang nagiging impact ni Kai sa loob ng court. Unang-una dahil sa kanyang defensive presence kung saan damang-dama ang kanyang katangkaran kaya naman ay iba niya ang mga tira ng mga players ng Osaka na nais sumaksak sa loob. Lahat ng yan guys ay pansin ng mga kaibigan natin mga Hapon kaya naman bumuhos ang paghanga nila sa ating pambato sa Twitter. Ayon nga sa isa ay malakas nga daw si Kai gaya ng kanilang inaasahan. Hanga nga ang mga Hapon sa nagawang alley-oop ni Kai kung saan nagawa niya ito gamit lamang ang isang kamay. Pansin din nila ang depensa ni Kai, lalong-lalo na ang kanyang abilidad na mamblangka ng mga tira. Ito nga ang primary role ni Kai sa team at buong gilas naman niya itong ginagampanan. Ayon pa nga sa isang Hapon ay wala nga daw makakapasok sa depensa ni Kai Soto at kitang-kita yan sa ipinapakita niya so far sa mga laro niya sa B-League. Kapansin-pansin nga guys na mas masipag na si Kai Soto sa pagkuha ng mga loose balls, hindi gaya noong nasa NBL siya at nung unang laro niya sa B-League. Halos lahat nga ng tira ng kanyang mga kakampi ay kanyang ina-anticipate ang rebound at kita nga ang kanyang paglundag para makakuha ng rebound sa opensa at sa depensa. Maganda ding pangitain ang pakikipagbakbakan niya sa bigs ng liga at dahil nga halos sunod-sunod ang kanilang mga laro ay tiyak na masasanay siya sa pisikalang laro na magiging training ground niya sa mas physical na laban na kanyang makukuha sa pagsabak niya sa NBA Summer League. Kung tayong mga Pilipino ay sa NBA ang gusto nating marating ni Kai, ay ang ilang Hapon ay nais nilang manatili pa ito sa B-League next season dahil ika nga nila ay marami pa nga daw matututunan ng ating pambato sa kanilang liga. Well, tama naman at marami pa nga kailangang matutunan si Kai dahil nga bata pa ito. Pero mas mahasa siya kung sakaling makakapasok ito sa NBA or sa G-League next season. Or kung di nga papala rin, ay mas makakaganda sa kanyang career ang EuroLeague o ang pagbabalik niya sa NBL para maglaro sa ibang team na kayang gamitin ang kanyang skill set. Gaya ng ilan nating mga kababayan na nambabash sa ating pambato, ay may mga ilan-ilan ding mga Hapon ang hindi nagugustuhan ang ipinapakita niyang laruan. Ayon sa isa, ay pathetic nga daw as expected ang laro ni Kai. Ang isa pa ay nagsabi na hindi nga daw maganda ang laro nito sa laban nila kontra Osaka. Well, maliit na porsyento lamang yan guys at mas marami pa rin di hamak ang magaganda ang nasasabi para sa ating pambato. Sa totoo lang guys ay so far so good ang pinapakita ni Kai sa kanyang malaking role na ginagampanan sa kanyang team. Given na nga na hindi nga talaga makakagawa ng mga puntos gaya ng inaasahan sana natin ang ating pambato nang dahil na din sa tatlong world imports ng Hiroshima na ball dominant at may mga lisensyang tumira. Sana lang ay nakikita nating mga kababayan niya ang mga intangibles na kanyang nagagawa gaya ng kanyang depensa na malaki ang naitutulong kung bakit nananalo ang Hiroshima at papalag nga sa playoffs ng B-League.